What's up YouTube? Welcome back na naman dito sa pinibagong video natin dito sa Anime Defenders. Welcome back dito naman sa AD dito sa video ni Papa Mates na malupits. At meron tayong news na about sa Roblox, okay, sa KMJS na mangyayari mamaya. Maraming basher at maraming mga positive mga bossing nagkakagulo ngayon dito sa Roblox, okay. So it's possible daw madelete tong Roblox, pag-usapin na natin ito mamaya. So before that mga kaibigan, dito sa AD update din kanina madaling araw. So di bale, natapos ko na itong word, chera chuchu. So pakita nyo, mapapakita ko muna pala mga kaibigan yung nanalo ng Shadow Dragon kagabi. Shadow Dragon, siya yung nanalo sa giveaway. Nice one! Comment GG. Ayan, napaka easy lang, di ba? Napakadali lang, di ba? Nanalo siya ng Shadow Dragon Requiem na maayos na yung stats. So, ang gagawin niya lang, like lang tong video natin, comment lang mo yung username mo, and then tapos subscriber ka. Okay, napaka easy lang to do nun. Alam ko na, napapanood niya naman yung mga videos niya, alam niya na instructions. So, bossing, eto muna. Sabihin mo natin update, okay? Arik muna natin to. Ang update is 9 out of 10 for me. Oo, at yung next reel, maganda. Okay, diba? Pagka-open dito, may lumabas eh. Boom. Ito. Nakagulat. Nakagulat tong ano na to. Ito, ang lupit na ito, par. Ang lupit na ito. Walang masabi dyan. Biglang may lumabas. Tapos, ang daming bag kagabi. Tara, travel muna tayo. Diyan tayo mag-usap. Okay, diyan tayo mag-usap. Pakita ko lang yung newest update kasi maraming confused. Oo. Ayan, so at Phoenix Realm, meron silang earn token, summon, and use teeters. Pag-usapan natin yung KMJS after this. Ito, pwedeng yung mabalik yung ano, yung, tawag ito? Unit ninyo, basta meron mag-a-avail kayo ng Phoenix Battle Pass. Nandiyan yan, may secret dyan, alam ko eh. Ito. Phoenix Teeter secret. Okay, mga kaibigan, na-finish ko na yung play dito, bossing. As you guys can see, finish na natin every word. Oo. Finish. Lahat unlock na natin. So wala na tayong gagawin dito. Kundi magagawin na lang tayo ng puro infinite. Puro infinite na lang yung lalaroin ko. Infinite challenge. Hanggang makakuha tayo ng mga Athenix Theater Epic, Legendary, Possible Limit Breaker. 1.5%. Okay? So ayun na. Okay. So for today's video mga kaibigan, maraming nagbabatikos sa mga nag-leak daw about sa Roblox kung paano kumita sila, kung paano sila naging stepping stone nila to para successful sa buhay-buhay nila, okay no? So marami bumatikos, yun na nga sinabi ko na, at marami nagalit ang mga positive comments, pero lamang talaga yung bashing eh. Ang nangyari kasi doon bossing, kaibigan ko to nga tao na to, si Papa mo fake streamer si Papa Sed. At tropa ko rin naman to si pangalan mo Professor X. Okay, silang dalawa. Kaya lang, syempre, alam niyo naman kay MJS, medyo parang bias na parang minasama yung pag-caption, which is ang sinabi lang doon ni Papa Sed sana about sa mga gifts na natanggap nila. Parang hindi naman sinabi, hindi naman kinaption doon na about gifts yung na-collecta nila, okay, sa TikTok gifts, mga etcetera chuchu. Alam naman natin lahat yan. Oh, may mga BNS dito sa Roblox kaya kumikita. So ngayon bossing, eto maraming bumabatikos. Let's start from this. So Tristan Cedric, so when I see you Tristan Cedric, hindi ka na lang manahimik. May sasakyan ka na at bahay ka na para naman yung mga students pa lang na kumaka o parang doon kumukubra ng pera sa pagba-buy and sell sa may Roblox. Okay, sa Roblox. So, may nag-comment din bossing, kaya ganyan yung mga sinasabi nila bossing, galit na galit. Possible daw ma-delete daw tong Roblox sa Pilipinas. Okay. Pwede ma-delete kasi di alam na nga ng KMJS na bawal pala yon at illegal daw yung content. Oh, illegal content yung nangyayari. So nakasan na nga ba yun? Teka lang, hanapin ko lang. Ito. Hi, Ate Jessica. Based on Roblox TOS or term of use, illegal ang pagbebenta ng mga kalakal galing sa Roblox gamit ang pera. So stop promoting illegal content. Yun lang, hindi sila do research na about sa illegal ba tong ginagawa, legal ba to,
Oo, pag yan nasilip na nga talaga ng Roblox, sikat pa naman to Jessica. So, ilang years na ba? Decades na, di ba? Decades na. Tapos, may magpo-promote ng ganyan, about sa ganyan, boss. About sa, ano? Parang gatekeep nga daw nila yun, eh. Gatekeep nila yan. Kumbaga, isa to sa mga nakakitaan ngayon ng mga kabataan. Which is true. Oo, kaya nakabili sila ng mga gusto-gusto nila. Ngayon, chuchu. Okay. Tapos, bigla na lang ma-expose. Which is mamaya, mangyayari na to mamaya, no? So, medyo nakalungkot. Dahil, possible daw ma-ban yung Roblox. Kasi sa pinost ng KMJS, which is ito. Ayan. Kapuso mo, Jessica Soho. Talagang legit, no? Verified. So, akala ko kasi about sa mga paano kumikita yung mga streamers sa pag-Roblox. Okay. Katulad natin, mga content creators. Pero, itong bossing kasi iba pa eh. Iba pa yung sources ng iba. So, ito talaga yung pinaka number one legit kung paano umasenso daw yung mga tao. Okay, sa mga bossing, no? Sa pag-Roblox. So, nauusong online game sa mga kabataan na Roblox. Pwede raw pagkakitaan ng daang-daang libo? Paano? Ito sabi to ni Papa Zed. Nag-start lang ako maglaro ng Roblox nung pandemic days pa. Okay, nakita ko yung pamangkin ko naglalaro ng Roblox at naging interesado ako. Araw-araw ako nag-grind para makuha ko yung mga matataas na value units, pero hindi natin alam, hindi niya alam, bossing, na pwede mo pala ibenta yung mga units na mga valuable units nyo into money. Okay, into GCash. So, yung first income ko nasa 300 pesos lang, pero sinunod ko yung gameplay. Kumbaga, tuloy-tuloy. Oo. Hanggang sa makakuha ko ng mga may malalaking value, ngayon nasa 6 digits na ang kinikita ko kada buwan. Dito sinabi dito, bossing, talagang BNS ang part na to eh. Oo. Dapat nilinaw kasi, bossing, ayon sa sabi ni Papa Sed sa akin, yung pagkikita is bilang streamer siya, kumikita siya sa mga TikTok gifts, mga ganun. Mas malaki pa ang kinikita ko sa Roblox kaysa sa trabaho ko, sabi. Ini-invest ko rin yung pera ko para pambili ng motor, mga gold, mga alahas, mga silver, ganyan. Appliances sa bahay, of course. Nakapunta na rin ako sa iba't ibang bansa katulad na lang ng Hong Kong at saka ng Macau. Nabago lahat ng buhay ko sa paglalaro ng Roblox. Hindi lang ang sarili ko kundi pamilya ko rin. Cedric, the Roblox gamer. Alright. Okay, maganda yung pananaw, no? Alright, so ito na, nasa 8 years ako. Ito naman, sabi naman daw ito ni Tristan. Isa sa mga malalakas din, no? Malalakas at na-featured. Nasa 8 years na po ako naglalaro. Nila-livestream ko yung paglalaro ko. Nagkaroon din ako ng mga income doon. Noon, nasa 500 lang. Ngayon, 1,000 pesos na. Parang ganon. Ngayon, as of now, nasa 30,000 to 50,000 na. Hindi ko inaakalang parang kikita siyang ganon. Hindi ko inaakalang, parang expression niya. Hindi ko inaakalang kikita ko ng ganon. Kalaki. Nakakatulong na rin ako sa pagbabayad namin ng bills like kuryente, tubig, ano pa ba? Bills sa bank, mga bills sa bahay. Dati yung bahay namin, buwangin lang. Ngayon, nariling bubong. Walang pintura at kisame noon, pero ngayon halos lahat nalagyan na namin. Nakabili na rin ako ng mga motor, computer, ang mahaling cellphone, pati sasakyan. Okay, matatawag kong stepping stone para maging successful ka sa buhay. Tristan, the Roblox gamer. So, di ba, yan yung screenshot, mga bossing, ng Jessica Soho, mga staffs, kung paano kumita itong mga to. Okay, nagpasin ng mga info. Ano ba yung sasend nila? Ayan, so ito si Papa mga pig streamers. Ayan, pag-i-streaming niya. Ang nilinaw kasi dito, bossing, pag-i-stream daw nila. Okay, sa pag-i-stream. Wala naman sinabing BNS. Wala naman sinabing BNS sa pag-i-stream. So, di bale, tignan na lang natin. Panoorin na lang natin ito mamaya kung ano ang mangyayari. Okay, so ito na. Ayan, hindi naman, wala naman pinakita si Papa Sed mo saka si Tristan na nag-BNS silang dalawa. Tingnan nyo, wala naman eh. Merong nagkaroon ng kosi si Papa Sed, nakabay sila ng Honda Click, tapos nakabili ng iPhone, latest iPhone 15, saka mga iPhone accessories, di ba? Eh, nakabili ng kotse, nagkaroon ng pera, limpak-limpak sa wallet. Kay Tristan to, kay Professor X to, etc. Chuchu. Marami talagang bumatikos at nagalit
sa kanila. Tapos may mga nag-comment din, bossing, na fake news daw to. Gamit daw ng pangalan niya, which is verified si Papa Sed mo. Wala daw itong verified. Pero messenger naman, messenger, hindi natin makikita kung verified siya o wala. Pero mga sabi dito, bossing, peke daw to. Parang sinisiraan na daw si Papa Sed. So, di ba, ang sabi, before ako magpa-interview, kausap ko na yung developer na merong ganitong script sa TV. Tapos, in-inform ko na sila, sabi ko, it's about promoting our game. Hayaan mo lang sila mambash, at least millionaire na ako. Ahaha. Nakadelete yung mga combo eh. Nakadelete yung combo. Madami. Nakarecord lahat. Madami akong pinalista sa mga stops. Lahat ng tumira at nag-share na down sa amin ay aalisin namin sa BNS. Ayan. So, di ba, may nagsabi dito, bossing, peke daw to. At kinonfirm natin mismo kay Papa Sed mo na peke daw to, bossing. So, di natin alam kung totoo or legit. Pero, convo eh. Parang proof na ano ganun, convo. Pero, bossing, siyempre, huwag tayo maniniwala agad-agad kung ito ay spread lang sa comment section. Possible ito, mga kaibigan, gawa-gawa lang din. Okay? So, maraming bumatikos. Sabi nila dito, ay na nga, sinabi nila yan, ganyan. Bro, positive naman yung sinabi niya. Ito, positive naman to. Positive naman niya na katulad ng ibang games, ilalivestream nila yung mga gameplays nila para kumita ng pera. Paano naging mali siya yun? Explain kung bakit nyo iniisip na mababan yung Roblox sa Philippines. And explain nyo nga. Bye-bye Roblox sa PH talaga. Ayan, bye-bye Roblox. You shouldn't link this because we've been working on it for like 2 to 3 years na. Our efforts will be pointless. Walang mangyayari kung manilink lang sa KMJS daw. Ganun. I know you gained fame from the Roblox game. But that doesn't justify spreading it. Why didn't you consider that our efforts would go to waste if you did that? Kawawa mga bossing talaga yung mga nag-BNS community dito sa Roblox. Pero alam naman natin mga kaibigan, alam nyo, first off, pag nagbenta ka ng mga Titanic, nagbenta ka ng mga units dito, like ito mga Shadow Dragons na hawak ko ngayon, which is isa lang to, nasa realm, live tayo. Pwede mo kasi benta, may mga pera kasi yun, bossing. Ito kasi mga best unit in the game. At yung mga best unit in the game, best secret in the game, mga best pets in the game, yan po may mga value katulad na itong Shadow Dragon na hawak ko ngayon, which is I got like 35 or less. Ano ba, 36 or whatever. Basta yan. Ayun, bossing. May value itong mga Shadow Dragons. Tapos, ang pinakamahal dyan, dapat naka-almighty. Oo, yung pinakamalakas, 280% more damage. Eh, mahirap ma-roll yan kasi 0.1%. Mahirap makuha yun. Yun. Okay, so lahat yun may mga high value into game, into GCash. Ayan, so diba nabibenta na lang 1,000 to 5,000. Ito, shiny, bossing, ito. To, ang laki na ito. Nasa mga 5,000 to into GCash, guys, kapag binenta. And then, di naman tayo nagbebenta dito, guys. Di naman tayo nagbebenta. Since we are part of CC dito sa game, clear ko lang, for content creators of Anime Defenders, no history ako dito ng buy and sell. Ang ginagawa ko lang dito, nagpapatas lang ako ng rap. Papatas lang tayo ng rap. Sige, let's go! So, ba't sinabi pa sa KMJS, alam mo naman na bawal pala Roblox tos. Maaring maban sa Roblox sa Philippines dahil sa iyo. Paano na yung mga nagsisimula at nag-e-enjoy pa lang? 'Di ba? Paano pa lang yung mga nag-start pa lang para mag-BNS, mga ganun. Pero alam naman natin lahat na bawal nga kasi 'yun. Pero syempre patago, ginagawa nating stepping stone natin Philippines eh. Ginagawa nating stepping stone para magkaroon ng pera, para hindi ka na mangingi ng money sa magulang ninyo, kaya nyo natustusan yung sarili ninyo sa pagbabuy and sell ng mga visual units, visual pets. Tapos, yeah, di mapakaniwala yung magulang ninyo saan nyo nakakuha yung pera. Patago lang, di ba? Patago lang. Pero kaya nyo na ma-afford yung mga gusto ninyo sa pagbabins. And then, of course, mga pogi dito banda, takedown po. Ayun, takedown. So, may pinapa-takedown po yung video ng KMJS mamaya dahil nga masama, may big consequences na mangyayari kapag na-release to into public.
Okay. So, di bali ang KMJS ngayon, nag-release sila ng sneak peek kung ano ang i-upload nila mamayang bandang alas 7. Ayan, no? Pero we don't know, mga bossing, kung talagang marilist or mamaya. Pero hintayin natin, parang update sa ano. Iba, naghintay tayo ng update sa Anime Defenders. Ito naman, naghintay tayo ng update para mamaya sa may KMJS. Take down po, sana inalam muna yung terms ng Roblox. Kasi ban talaga yun dito sa Philippines pag nangyayari yan, sabi yung mga chuchu, mga ganyan. Okay? So, ito sabi, ito hate to. Tanda-tanda na ni Kuya, nagpasikat pa din. Hindi ata alam yung rules ng Roblox. Basta-basta lang nagilip partida kasi nakuha na yung gusto. Paano naman kami nag-e-enjoy pa lang sa Roblox? O kaya parang palago pa lang. Parang gano'n, no? Pero syempre, mga bossing, hindi lang puro Roblox hate ang mababasa natin. Ito naman yung mga positive. Okay, kumbaga look at the bright side. I am calling everyone to watch KMJS tonight at 8:30 PM. 8:30 ba? O 7 PM. Featuring one of my beloved in the PS19 community, Peck Streamer, aka Papa Sed. Huwag muna kayong magpass ng judgment. Panoorin nyo muna hanggang dulo. Okay, hindi pa naman talaga bossing tapos yung post ng KMJS. Papanoorin muna natin mamaya. Wala namang sinabi diyang BNS, mga bossing. Okay? So possible, mga goods naman yan. Mga goods naman yan. So mga sa pag-a-artistry nila, awa nila sa mga gifts, mga chuchu. Panoorin nyo muna. Panoorin mo na yung show. He has helped a lot of players, streamers, new players, and kids outside of the game. Okay? So di bali, katulad ko, bossing, namimigay ako. Katulad ko lang. Kanina, di ba nabigay tayo ng Shadow Dragon? Shadow Dragon, mataas yung value nito. Alright. Tapos, ito yung pinakamalakas in the game, meta right now. Tapos, bossing, words have weight, and pag nasabi nyo na ang masasakit na salita, it can ruin a person's reputations. Okay. Iwasan ninyo, makakasakit kayo ng kapwa nyo dahil lang gusto nyo ng clout. Okay. Please be kind to him. Hindi pa naman daw, mga bossing, tapos ang laban. Kumbaga, hindi pa na show up. Pero wala naman sinabing BNS sa part na to, no? Pero kasi ang punto dito, mga bossing, kumita at naging 100K yung 100K yung dadang-daang libo. Ito, totoo, dadang-daang libo, which is, dun pa lang, bossing, parang halatado na sa post ni KMJS nyo, yung paano kumita ng daang-daang libo yung mga Roblox players. O, di paano? Ayan. So, di ba, wala namang sinabi dito nga BNS, bossing. So, tingnan na lang natin mamaya. Tingnan natin lang ito mamaya. Siyempre, marami nga talaga mga galit dyan. Marami tatamaan. Dahil, marami rin na scam dyan, bossing, sa pag-BNS. So, kailangan nyo na middleman. Alam nyo naman yan, bossing. Kahit nga in-game, kumbaga, pag maramihan yung mga units na ano nyo, ayan, ano nyo pa, kailangan nyo mid. Kung maganda yung offer nila, maramihan, kailangan meron ka mid para hindi ka ma-scam. Middleman nga, kung ganun, o midwoman, mga ganun, di ba? Okay, so tara, panoorin natin to sa stream natin to mamaya sa KMJS kung marinilis ba to o hindi. Okay, so that's it. Ito yung opinion ko dito sa KMJS kung mababan ba tong Roblox o hindi. Bossing, possible, hindi naman. Hindi naman kasi Philippines lang ang gumagawa ng ganyan. Mga BNS. Okay. Hindi rin mga ibang bansa. Marami, bossing, sa iba't ibang bansa. Ayoko na sabihin yung mga pangalan ng mga bansa, bossing, pero marami. Hindi lang sa Philippines nangyayari. Pero, yeah. Ano siya, parang, ito na kasi pinagkakitaan ng mga kabataan ngayon eh. Hindi lang kabataan, mga may pamilya na rin. Kumbaga, may nakita akong streamer na meron siyang baby. At isa mga sideline niya is magbenta ng mga units. Yun, nakita ko dito sa AD. Para may pangtostos, may pangkain sa pamilya. Look at the bright side din naman, no? Kailangan kasi natin ng pera, mga kaibigan. Kasi mahirap ang buhay dito sa Pilipinas. Kailangan yung maging madiskarte. Pero syempre, kahit madiskarte ka, pag nag-aaral ka, tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Kumbaga, di ba? Maganda kung tapos ka, tapos madiskarte ka. Di ba? Samahan mo ng sipag lang at diskarte. Okay na yun. Okay?
So dito naman again mga kaibigan, at mapapamigay ako ng another chance king, ano ba? SJW gamer dito sa game na to. At congrats sa mananalo agad dahil isa to sa mga part na pinamimigay ko lang yung mga units ko, okay? So wala naman sa akin kung bumaba yung rap ko, yung most power ko, as long as binibigyan ko yung entertainment dito sa laro na to, okay? So bye bye guys, and good luck sa mananalo. Congrats. Okay, bye bye. Panoorin natin sa AMJS mamaya sa stream, okay? See ya!